Suspek na ang turing sa dalawang dating pulis na iniuugnay sa pagkamatay ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli na si Itzhak Cohen. Ang tinitingnang ugat ng krimen ang isinilang lupa ng isa sa mga suspek. Yan ang unang balita ni June Veneracion. Sa quarry site na ito sa Capas, Tarlac, nagtapos ang dalawang linggong paghahanap sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Itzhak Cohen. May tig dalawang tama ng bala ang magkasintahan base sa autopsy. Ayon sa mga otoridad, itunuturing ng sospek sa krimen ang dalawang dating pulis na kinilalang sina Romel Aboso at Michael Giang. Nag-awol at tatanggal sila sa serbisyo noong 2019 at 2020. At base sa kanilang investigasyon, ang ugat daw ng krimen. There was that plan of killing itong magnobya na to. So makikita nyo, ayaw ibigay ni Giang yung lupa na isinanla niya kay Geneva. June 21 raw na makipagkita ang magkasintahan sa mga sospek sa Barangay Armenia, Tarlac City. Pinalabas daw na nagsanlang sospek na meron siyang buyer ng lupa. Pero ang intensyon daw talaga ay itumba ang mga biktima dahil ayaw niyang ibigay ang naisanlang lupa. Kinabukasan June 22, natagpo ang nasusunog ang SUV ng dalawa sa Tarlac. Nung sila ay dumating sa lugar na yon, kaunting panahon lang at sila ay kaagad binaril nitong ating mga suspek. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yun po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog. Isinasailalim na sa forensic examination ang mga baril na nakuha mula sa dalawang dating pulis. May tatlong sibilyan ding hawak ang mga otoridad. Patuloy namang pinaghahanap ang dalawang iba pa. 2 counts of murder ang inihahandang kaso laban sa kanila. You are so sure with the evidence gathered by CIDG and Region 3, sigurado pong hindi makakawala to. Sa gitna ng pagluluksa, nangangamba para sa kanilang kaligtasan ang mga naulila ni Geneva. Yung unang nalaman nila na yung isa or dalawa na persons in interest ay dating mga pulis. Meron na pong takot eh. Hindi mawawala yung agam sa kanila. Siyempre yung takot. Nakaburol ngayon sa Pampanga ang mga abo ni Geneva. Nasa tabi ng kanyang urn ang engagement ring mula sa kasintahang si Itzhak. I-display din ang kanyang sapatos, korona at mga sash. Ang mga nagmamahal kay Geneva, inalala ang kanyang pagiging mabait, matulungin at masayahin. Sa inilabas na pahayag ng pamilya Lopez, humingi sila ng privacy habang nagdadalamhati at para sulitin ang huling sandaling kasama ang kanilang namayapang kaanak. Nagpapasalamat din sila sa mga tumulong at nagbuhos ng oras para mahanap ang kanilang kaanak. Ang mga labi naman ni Itzhak, minamadali ng maiwi sa Israel. Marami na raw tradisyong binali ang walang respetong pagdispatch sa labi. Kaya naghahabol ngayon ang kapatid ni Itzhak. In the Jewish religion, when somebody died, you need to bring him as he's the same in the same night or in the same morning. You need to be buried as fast as possible. You can be back basically into the earth and become part of earth. This is the normal tradition. My brother, unfortunately, was killed by Putin already in the earth, and now we took him out again as fast as possible to put him back again. This is the Jewish religion, the tradition. Dadalhin muna raw ito sa Pasay kung saan ito ikakahon, saka ibibiyahe kapag naayos na ang mga dokumento. Wala na raw burol sa Pilipinas. So we have to do it in two or three days. We have to finish everything. We've been authorized always by the embassy to help the Israel na tao na. Every now and then, pag may Israel na namamatay, we have to accommodate them. Umaasa ang kapatid ni Itzhak na hindi titigil ang mga otoridad hanggat di nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Itzhak at Geneva.